Hi guys, it's me, Sakura Niza, and welcome back to my channel. Let's prepare the things we need. Glue gun, crochet yarns, polyester fiber peel, crochet hook, scissor, needle, sewing yarns, and felt cloth. So, ang una natin gagawin is gagawa tayo ng magic loop. So, after natin makagawa ng magic loop, gumawa naman tayo ng 6 single crochet. Pagkatapos natin gumawa ng 6 single crochet, hilahin natin yung dulo ng magic loop para mag-form siya ng bilog. So, since natapos na tayong gumawa ng 6 single crochet and nagawa na rin tayo ng maliit na circle, let's start na gumawa na tayo ng 12 single crochet. Then, mag-start na tayo maglagay ng mark. Kasi mas nakakalito ng tandaan kung saan nag-end yung ating trail. So after nating malagyan ng mark, mag-start na tayong i-increase yung circle natin into 1-2. So start tayo sa isa, then dalawa, then back sa isa, then dalawa para ma-increase natin yung size ng ating circle. Gawin lang natin siya ng dire-diretso hanggang sa makuha natin kung ano ba yung size na gusto natin para dun sa gagawin nating amigurumi. So, gawin lang natin siya ng dire-diretso hanggang sa makapag-form tayo ng maliit na parang half ng circle para sa head part ng ating amigurumi project. Bale guys, basic lang halos yung pinapakita ko kasi kapag dinetalyado ko to is aabutin tayo ng whole day or higit pa sa pag-tutorial. So, pwede nyo i-search sa Google yung iba't ibang crochet patterns or kung paano ba gumawa ng gusto nyong pattern sa gagawin yung project. So, for this project, basic lang yung mapapakita ko sa inyo at ma-share para lang may idea kayo kung paano ko nagawa si Fizz. Since nabubuo na naman guys, yung head 40 piece, lagyan na natin siya ng polyester fiber peel dun sa loob para masaraduhan na natin yung head part niya. Ayan na nga guys, nabuo na natin yung head part ng ating amigurumi project. Para naman sa ears or tentacles, same din yung gagawin. Magawa muna tayo ng magic loop, tapos 6 single crochet, then 12 single crochet, then dire-diretsuhin lang natin yung paggawa hanggang sa humaba siya. Kasi iba naman yung kung makikita nyo yung itsura ng kanyang tentacles sa kanyang body. So, doon pa lang malalaman nyo kung hanggang saan yung gagawin nyo. Nga pala, maitatago nyo yung mga excess parts ng mga yarns. Pwede nyo siyang itago dun sa loob. I-hook nyo lang siya pa loob para matago na siya at hindi siya naka-open or hindi siya nakaka-distract sa paningin ng iba. Para dito naman sa ginawa ko, I'm not sure if 5 or 6 yung tentacles niya. Pero yung ginawa ko, since plushy lang naman to, ginawa ko na lang siya ng 5 pairs ng tentacles niya. So, depende na rin sa inyo kung gawin yung 6 or 5. Correct me if I'm wrong. Pero,
doon lang ako nagbase sa kung ano yung nakita ko sa internet. And for the body part, dalawa yung ginamit kong colors. Isang light blue at isang dark blue. Kasi dun sa nakita kong pictures, yung bandang belly ni Fizz ay mas light kumpara dun sa whole body niya. So, dalawa yung ginamit kong kulay. Para naman dun sa paa niya, again, back to basics, loop, then six single crochet, and 12 single crochet. So, this is the mini version naman. Mas kakunti yung gagawin natin dito. Then sa bandang dun sa kanyang parang fingers na tatlo, gumawa ako ng tatlo lang. So gawa muna tayo ng parang tatlong single crochet. And yung sa kamay naman is 6 single crochet lang ako kasi medyo maliit yung kamay ni Fizz. Then yung tatlong kanyang daliri is ginaya ko lang doon sa kanyang baba. I'm not sure if Fizz is palaka or... Para naman dun sa mga nakikita nyong mga ibang parts like dun sa mata, sa pink na tentacles, ano pang ginamit ko doon? So, yun yung peltlot. Hindi ko na lang dinetalye sa inyo kung paano ko siya ginawa. Pero nagupit-gupit lang naman ako. Ginupit ko lang kung ano yung pwede pang panlagay na design. Then yun nga, pagkabit-kabitin na natin siya gamit ang glue gun. After nating mapagdikit-dikit yung mga ibang designs sa kanyang tentacles at sa kanyang head, umpisahan na natin ang manahi. At eto na nga ang ating finished product, ang Amigurumi ni Fizz. Guys, hindi pa tapos. Gawin naman natin ang kanyang trident. Bale, kumuha lang ako ng tatlong barbecue sticks para sa kanyang trident. Then, nilagyan ko lang ng scotch tape. Then, pinalibutan ko siya ng color brown na yarn. And again, for the other designs, like dito sa trident, nagkupit-kupit na lang ako. So, hindi nyo naman kailangan ng pattern para dun. So, sariling imaginations natin kung ano sa tingin natin ang kaya natin gawin or maganda natin gawin. This is it guys, our final project. Fizz Amigurumi with his trident. Thank you for watching guys.